DPF, sa DPF tayo. So ayan, meron siyang Cummins, Detroit, Caterpillar, International, Volvo, Packard, Isuzu, Fuso. Thank you.
baka magtataka kayo bakit ako nakailang pull ups sa pagatras. Bakante naman yung kanan and kaliwa na duct. So tuwing nagde-deliver kami rito is itong duct 32 lagi ang pinag-unloadan namin. So yun, bakit and bakit din ako na kailang pull ups, so mapakita ko sa inyo. So dahil dito meron siyang gutter, so yung pinag-atras yung tapat ng mismong duct is may gutter. So iniiwas ko yung truck and then yung gulong ng trailer doon sa gutter, kasi once na mag-gutter ka rito, mawawala sa alignment yung gulong ng truck. So for safety purposes din yung ginagawa ko. So hindi naman sa pagalingan ng ano rito sa pagtatracking, is idea lang kung ano ba dapat, kasi gutter yan eh. So hindi mo pwedeng anuhin yan ng at unang-una dyan sasayad yung aking yan, kasi mababa, so sasayad siya. So marami na dyang sumabit, kahit pa sabihin mong truck or malaking gulong ng truck, mataas pa rin yan, no? Napakataas, dami niyan, tama, oh. Napakadami na. So yun, narito na ako sa delivery ko. So i-unload na lang ako bukas ng maga. So duct 32. So open nila is 7 o'clock in the morning. So yun, i-review natin ngayon yung binili kong gamit para dito sa truck. Then tama-tama, para ma-review talaga natin siya ng para ma-check natin or ano yung mga features or specs nung gadget na binili ko. So yun, let's see. So ito na nga, re-review natin. Ito yung mas pinoriority ko na bili yun kaysa doon sa GoPro na nasira ko. Bakit ko siya binili? Is itong truck ko is nasa 506,000 kilometers na. So half a million kilometers. So hindi natin masabi, hindi natin alam kung kailan siya masisira or kailan siya maglalabas ng mga malfunction. Although naka-warranty pa tong truck ko, good for 3 years pa, but based sa experience and sa mga nakakausap natin or napapagtanungan, advantage yung meron kang ganito na ma-read mo yung codes, at least may idea ka na kung ano yung nag-malfunction na mga sensors or anything regard sa connected sa ECU ng ating truck or kung gusto mong gumamit din ng ito, or meron din pang mga light vehicle or ito pang heavy trucks. And yon, at saka yung isa pang pinaka-importante is yung DPF force regen. Yan ang malimit na nagkakaproblema sa halos karamihan ng truck, yung DPF, kasi yung namumuong carbon hindi na niya kayang ibuga. So yun, nagdudumi siya. So ang truck is automatic regen, nag-auto regen siya, but hindi niya na nasasagad yung linis ng DPF. So minsan nagre-request siya ng force regen, although meron siya sa setting nitong truck, or hindi lang Volvo, may Peterbilt Freightliner, etc., something like that. But merong time na hindi kayang i-regen ng computer or ng truck yung DPF. So that's why bumili ako nitong scanner at saka pang force regen, is para ma-maintain ko yung DPF nitong truck ko.
So, yun, nagtanong din ako. So, maraming salamat kay Doc Frank kasi sa kanya ako nagtanong about dito sa scanner and about kung allowed ba na i-force regen ang truck. So, sabi naman niya is mas maganda yung laging na po-force regen two times a week or depende kung anong preferred niya. So, yun, maraming salamat kay Doc Frank. So, yun, di ko na patatagalin at i-shape ko to. Then, i-force regen ko siya. So, wala naman tao rito kasi industrial to. So, ito, i-set ko siya. So, ito na yung kanyang mga makikita mo rito sa scanner. So, meron siyang DPF, service reset tool, update, setting. Siguro is, huwag muna tayo dyan. OBD. So, kailangan pala siyang activate. So, kailangan niya ng Wi-Fi. Setting Wi-Fi. So, nakakonnect na siya sa Wi-Fi. Activate natin. Activation succeed. Remaining time 9. So, yan. Activate na. So, yan. DPF, sa DPF tayo. So ayan, meron siyang Cummins, Detroit, Caterpillar, International, Volvo, Packard, Isuzu, Fuso. So dahil Volvo yung aking truck, so Volvo tayo, Volvo. So ma diesel 6-pin, Mac Volvo 16 pins to. Auto detect. So start. So magre-regen siya. Magtataas yung idle niya pag nag-regen siya. So engine management. Exhaust after treatment system. Yan. So exhaust after treatment system service regeneration. So warning, ensure that vehicle is in suitable place outdoor. The exhaust outlet must not be directed towards anything that could be damaged by high temperature. So yan, nandyan mga warning niya kung saan ka lang pwedeng mag force regen. So nasa open area naman ako, hindi naman nasa ano. So yan, okay. So diesel particulate filter service regeneration. Okay. Manual condition: 1 parking brake applied, accelerator pedal release, engine is running, vehicle outdoor is suitable. Okay, so DPF 20 to 60 minutes. When the process is complete, the engine speed will return to normal idle speed. At this point, the engine should be allowed to run unit. The system has cooled down 2 to 3 minutes. Okay. So, ito yung inaano niya na temperature, T1 exhaust temperature, exhaust gas, yan. Nandyan lahat. Wait lang. So yan nga, nandyan yung temperature ng exhaust gas ng truck, yung after treatment diesel, yan temperature na ririyan din, naka-indicate DPF differential pressure, yan after treatment fuel pressure, soot level, yan ambient temperature, intake manifold. So turbocharge number 1 speed ganyan. So nandiyan lahat. So start natin. So yun.
nag-regen na siya. So yun, paano ko nasabi nag-regen siya? So yun, na inaano na niya yung ano, yung sa DPF temperature, bumabab, inaano niya, nire-regen niya. So, 6 hanggang 60 minutes, so malaman natin. So, habang nagre-regen siya, so yun, binabasa niya lahat. Engine torque, 132.78 foot-pounds. So, yan, EGR mass flow. Fuel to engine coolant temperature. Normal, normal yan. After treatment, PAB, duty cycle, fuel pressure, so yan, wait ko lang hanggang matapos, then balikan natin siya. So, nakailang minutes na rin, nagre-regen pa rin siya. So, yun, kinausap ko si Doc Frank, tinawagan ko siya. So, all good. So, pina-check ko sa kanya yung mga numbers na lumabas dito sa scanner. So, yun, malaking bagay na mayroon tayong kaibigan na si Doc Frank, certified truck mechanic na nasa British Columbia. Yun, talagang appreciate ko yung tulong ni Doc Frank. So, maraming salamat. So, yun, antayin ko lang matapos to, then all good na ulit yung aking si Volvotron. So, medyo alam ko sa sarili ko na medyo nakahinga-hinga na ulit siya. So, yun, reviewin ko lang ito ng konti, yung scanner ko. And let's see kung ano pa yung may bibigay niyang tulong dito sa yung may bibigay pa niyang tulong dito kay Volvotron sa habang sa aming paglalakbay. So kasama namin to, lagi ko siyang dadalhin sa biyahe. So kung meron man tayong mga kakilala dyang mga owner operator din na may problema or nagre-request ng regen yung truck na hindi kayang i-regen ng truck natin. So malaking tulong para sa atin to. So yun, kasi kung alam nyo lang kung magkano yung force regen sa dealer is napakamahal. It costs $1,000. So itong scanner is nabili ko siya is almost $800 sa Amazon. So see, kung lagi ko magpapa-regen sa dealer is kada ilang scanner na yung mabibili mo, di ba? So invest sa trucking business, iba yung meron ka, at least malaking bagay, malaking tulong. Kasi dito kasi sa Canada at US, ang check pa lang ng dealer is per hour na. So ang rate pagka chinek, ang alam ko is pagka nagpapa-check ako sa dealer is 165 na yan, 195 abang per hour. Check pa lang yun, wala plus yung ginagagawin pa. So po plus parts pa. So kung magpa force regen ka, it takes ng halimbawa ng more than an hour. So nakasave ka ng pera or nakasave ka ng konti kung meron ka ganito. At least dito lang binili mo, kaya mo na siyang gawin by your own self, DIY, ika nga. So malaking bagay. So yun, at siguro malapit na rin itong matapos, naka ilang minuto na rin, naka 20 minutes na. So yun, at power. So ayan, tapos na siya mag-regen.
tapos na siya mag-regen and all goods na. So fireworks. So yun, at least nabawasan ng konti yung kanyang suits, yung mga crystal niya sa ano niya. So yun lang, at sana may konting tulong yung ating ginawa dito sa ating from the scanner dito sa ating unit. So yun lang, maraming salamat sa inyo panonood, and ingat lagi tayo sa biyahe, sa ating paglalakbay, and sana is lagi tayong lagi nyong samahan ng dasal ang inyong paglalakbay, at ingat po lagi, keep safe, ride safe, and keep on trucking. Keep safe and keep on trucking.